Hello, what's up? This is Scottman. Back again for another Ask Scottman video. Okay, ibig sabihin dito sa mga bago lang dyan, ang Ask Scottman is mga direct questions nyo sa comment section na iniiwan nyo both sa FB page at saka dito sa YouTube channel. Tapos kapag maganda yung tanong, i-feature natin dito at sasagutin. Okay, unang Ask Scottman segment ngayong September, na papatugtog na ba ang mga kapitbahay nyo ng Jose Marichan jingles? Oh well. Yung mga kapitbahay ko meron na eh. So, anyway, eto na yung mga questions. Ipa tayo sa screen ko. Eto na yung mga questions, just in case na para alam nyo na agad kung interesado kayo sa questions at sa mga sagot na ibibigay ko, para hindi ko na maaksaya ang panahon nyo. So, ito yung mga questions galing kay Alvin Odasco. Hindi po bang i-drain muna yung battery bago i-charge to 100% kapag brand nyo pa lang po? Sagutin natin yan. Kay AI Prophecy Idol, may mga problem ngayon sa system. Ang Tecno po ba 3? Daming nagre-reklamo sa group. Ah, oh, okay. Ito yung Infinix issues daw. Sa Realme din sir, mga update nila. Aslam boss, kung lahat ba ng phone ay may compatible na custom ROM gaya ng mga Tecno po ba phones? Nakakasira po ba ng cellphone or battery pag lagi naglalaro ng ML? Kailangan ba talaga ng charge ng 30% ang isang smartphones kahit na modern na ang smartphones ngayon? Gantong tanong yun, John Reyes Peras. Yung po mga tanong na pwede nyo expect dito sa channel. Kung interesado kayo, let's start. Kung hindi, okay lang. Interesado ka ba? Let's start. So, sa unang tanong kay Alvin Odasco, need po bang i-drain muna yung battery bago i-charge 200% kapag brand new pa lang po? Actually, may video na po ako nito, yung mga misteryo or mga alamat or mga maling paniniwala ito, itong video na to, sa mga battery na smartphone natin. Ito po yung sagot dyan. Bibigyan ko yun ng buod, pero may, mas maganda paliwanag ko na. Pero ito po yung buod sa sagot ko dyan. Kung kailangan ba talagang i-drain to zero at 100% agad kapag brand new lang po yung phone. Okay, so ang sagot po kasi dyan is, to tell you the truth, lahat po ng smartphones, tinetest na po kasi yan bago umalis sa factory. Tinetest nila for quality. Lalong-lalo na yung mga talagang branded na mga smartphones. Kasi gusto nila, pag nakarating sa mga users, gumagana talaga yung smartphones. Pero syempre may mga nakakalusot pa rin, pero majority, okay, 99% ng mga smartphones na nirelease ng mga quality brand ng smartphones, tinetest na po yung mga smartphones nila bago ibenta, bago ilabas sa factory, distribute sa market at ibenta. That means na test na po ang battery nila doon pa lang sa factory. So basically, hindi po kayo ang unang gumamit ng battery na smartphone. So hindi nyo po kailangan na gawin yung i-drain muna yung battery then 100% pag bagong bili. No need. Gamitin nyo po as normal. Okay? Iwasan nyo po ha. Iwasan nyo po. Big deal po ito. Iwasan nyo po na i-drain ang inyong mga smartphone battery. Applicable po ito sa lahat ng lithium-based batteries. Lithium-ion or lithium polymer man yan. Kahit ano, basta lithium-based batteries. Laptop applicable din to kasi lithium-based din ang ginagamit nila. So my point is, hindi nyo po kailangan i-drain at hindi nyo po kailangan i-100% kung ayaw nyo. Pwede nyo sundin. Recommendations lang po ito. Hindi po kayo compulsory na sundin ito. Pwede nyo sundin yung 30 to 85% habit. Pag 30% na, charge na agad at tapos hanggang 85% lang. Okay? Kahit brand new or luma, pwede po. Okay? So, habit lang po yun at recommendation lang po yun. Again, recommendation. Kung what if mag 86% ako, 87%, 89%, 90%, kayo pong bahala, okay lang po yun. Ang recommendation lang po talaga, ginagawa rin po ito ni Apple. Kung may mga iPhone user dito, alam nyo yan, na pagpatak ng 80%, nag-charge kayo from basta below 50%, nag-start na kayo mag-charge 30%, 20%, tapos charge nyo yung iPhone or iPad nyo, hindi lagi. Pero usually, di ba, natigil yung charging ng 80%. Titigil siya doon ng isang oras, dalawang oras, then saka siya magpapatuloy ulit. Kasi ini-stop niya po talaga yun doon for safety. Okay? Sa Samsung, meron na rin sa settings ngayon sa para sa battery care ng Samsung na may reminder doon na 30 to 80% lang din. Actually, sa kanya talaga nanggaling ito kay Google Pixel yung 30 to 80%. Pero yun nga, ginagawa rin kasi siya ni Apple. So, legit. So, yun. Sa mga hindi naniniwala, okay lang. Huwag kayong maniwala. Kahit na nandyan na yung mga ebidensya na yung mga sa settings ng mga smartphones, nilalagay yon. Okay lang, huwag kayong maniwala. Hindi po kawalan sa amin ang mga naniniwala. Gusto namin gawin yon, wala. Huwag na lang po kayong mag-react. Okay? Sasabihin kasi ng iba, eh bakit pa nilagay 100%? Para po yon sa kung gusto nyo lang na isagad yung performance ng battery nyo. Okay? Para mas matagal yung magamit. Tama naman yon. Pero recommendation is recommendation. Recommendation doesn't mean na compulsory or kailangan nyo gawin talaga.
Recommended lang yun para mas matagal lang yung buhay ng battery. Pero kung ayaw nyo yung recommendation na word, isagan nyo po sa 100% at i-drain nyo hanggang 0%. Hindi po kayo pipigilan kasi cellphone nyo po yan. Nagre-recommend lang po sila Google, sila Apple, sila Samsung, Xiaomi, even Lenovo. Nagre-recommend lang po sila. Huwag po kayong matrigger kung yun ang recommendation nila. Smartphone nyo pa rin po yan. Kayo pa rin po ang masusunod kung paano nyo i-charge yung smartphone nyo. Okay? Sa tanong ulit ni Alvin Odasco, di ba bang i-drain muna? No, no need na i-drain at no need din na i-charge to 100% kung ayaw mo. Pero yung actually 100% okay lang yan. Brand nyo naman yung smartphone nyo, i-100% nyo. I-enjoy nyo. Matagal pa yung 500 cycles. Okay? Balita ko nga nasa 600 to 800 cycles na daw ngayon ang mga battery. Sabi. Ang dami pa rin nagre-reklam na wala pang 1 year. Yung mga gamers dyan, wala pang 1 year. Sira na daw agad yung battery ng smartphone nila. Pero dun sa drain na part, draining na part, wag na wag nyo pong gagawin ang pagde-drain ng battery ng smartphone nyo. Yung po ay minsan nauuwi sa boot loop. Hindi na nagbo-boot ng maayos yung smartphone or na-stuck na lang sa logo. So, kung gusto nyo i-take yung risk na yon para lang masabi nyo na sagad, risk nyo po yon. Hindi po namin. Total, smartphone yan, pera nyo yan. I-drain nyo yung mga battery ng smartphone nyo para ma-boot loop someday. Okay? Sa ngayon, siguro hindi. Pero, mali mo, machambang ka. Anyway, yun yung sagot kay Alvin Odasco. Lipat tayo sa pangalawang tanong. Sa pangalawang tanong, tanong ni Matt, ask ko lang boss kung lahat ba ng phone ay may compatible na custom ROM gaya ng mga Tecno POBA phones. Well, ang custom ROM po kasi is depende po yan kung may magkaka-interest ng mga independent developer. Okay? At typically or normally, ginagawa ng custom ROM lang yung mga sumikat na smartphones at mayroong mga dedicated na mga enthusiast. Lalo kapag nahaluan kayo ng mga marunong talaga gumawa ng custom, yun, ganun. So basically, ito, para mas madaling itindihin na lang. Pag sikat yung smartphone, maraming bumili, tapos maganda yung performance sana, kaso palpak lang yung built-in na Android OS na nilagay ng manufacturer, usually yun yung mga nagkakaroon ng custom ROM. Sila po yung sinusuportahan ng mga enthusiast. Okay, so kung sikat ang smartphone mo, kunwari yung Tecno POBA phones mo, kung sikat yan, tapos mayroong developer na nagka-interest na gawa ng custom ROM, posible. Pero kung hindi kasikatan ng smartphone mo, huwag nyo pong asahan na may custom ROM na magde-develop para dyan. Tsaka kung hindi nakakapanghinayang yung hardware na nakalagay, like kunwari, halimaw sana yung hardware kaso ang pangit nga talaga ng Xiaomi MIUI or ng XOS ni Infinix or kung ano ba yung kay Tecno POBA, kung ano man yung mga UI na yon. Ayun, posible yun na magkaroon ng custom ROM. So, the best way to do is to research na lang. Search nyo sa Google, sa Reddit, try nyo sa GSM Arena, at kung saan-saan pa may mga groups na nag-develop ng custom ROM. Search nyo kung available yung custom ROM para sa Tecno POBA nyo, okay? Use Google at free lang po si Google, basta may internet kayo. Sunod na tanong man galing kay Mark Joseph De La Cruz. Nakakasira po ba ng cellphone o battery pag naglalaro ng ML? Hindi po nakakasira ng battery ang paglalaro ng ML or kahit anong games. Hindi po nakakasira ng battery yon. Ang nakakasira po ng battery yung nagiging cost. Kung yung paglalaro mo ng ML ay hirap na hirap ang smartphone mo at nagko-cause siya ng overheating, dun po nasisira yung battery. Yung overheating. Number one po na problem ng lahat ng battery na smartphones, even laptops, yung overheating. Doon po talaga nasisira ang battery. Chemical reaction, nagbo-bloat, lumulobo yung battery, or nauubos agad yung cycle count niya. Okay, mas mabilis na siyang maubos at bumababa yung capacity niya na dati 100%. Ngayon, 50% na lang, kahit nakikita mo 100% sa charging, pero ang totoo 50% lang ang kaya niyang i-hold na lang. Mga ganon. So basically, kung ang phone mo naman ay hayahay kapag naglalaro ng Mobile Legends, hindi siya nagkukos syempre ng overheating. Pag ganon, okay lang. Hindi po nakakasira ang paglalaro ng Mobile Legends. Ang nakakasira is kung hirap na hirap ang smartphone mo kapag nilalaro yung Mobile Legends, which means nauuwi sa overheating. Also, nakakasira din ang paggamit ng charger or pag-charge ng smartphone habang naglalaro. Okay? Kasi nagdadagdag siya ng init. So, another overheating na naman. So, yes, number one issue is overheating. Kung nagiging issue overheating sa'yo sa smartphone mo, expect mo na masisira agad yung battery ng smartphone mo. May video nga pala tayo. Ito lang, last upload lang. Okay? Iwan ko siguro sa video description about kung paano mababawasan or maiiwasan ng overheating ng smartphone. Gumawa po tayo ng basic experiment lang, mga gamit lang na nakikita sa loob ng bahay kung paano gagamitin yon at hindi mag-overheat ang smartphone natin. Panoorin nyo. Ganda yun, promise. Medyo nakakatuwa rin
panoorin. Na-enjoy ko yung experiment na yun eh. So, yun. Sa video description. Again, sa tanong ni Mark Joseph de la Cruz, boss, hindi po nakakasira yung paglalaro. Unless, hirap na hirap yung smartphone mo sa ML at nag-overheat na nga. Wala tayong magagawa dyan. Siguro upgrade to better smartphone, ipag-ipunan, I don't know. But, you know, yun yung reality, sorry. Wala po magagawa sa part na yun. Okay? Limitations. Hardware limitations kasi yun. Next na tanong, John Ray Esperas. Kailangan ba talaga mag-charge ng 30% ang isang smartphone kahit na modern ang smartphones niya? Hindi po kailangan. Recommended lang po iyon. Recommended. Medyo na-confuse nyo kasi yung compulsory o sa recommended. Magkaiba po kasi yun. Recommended is kung gusto nyo lang naman. Okay, kung tatanggapin nyo, di go. Mas magiging healthy yung battery ng smartphone nyo sa 30%. 30% parang charge na agad. Recommended po yun. Pero pag sinabing kailangan, no, di, pwede mo i-zero kung gusto mo. But, you know, that's your phone. Pera mo naman yun eh. So, go ahead. Recommendations lang po. Hindi po siya kailangan. Hindi siya need. Hindi siya necessity. Recommendation lang. Para mas matagal lang ang buhay ng smartphone mo or ang battery ng smartphone mo. Understood? Lipat na tayo. Kuya, baka alam niyo po paano maayos yung auto-restart ng Infinix. Oh, okay. Ito. Ito, pinanghuli ko tong subject na to kasi napaka-crucial nito. Recently, natatad-tad ako ng comment section both sa Facebook page ng Kyo Hotman, yung Tech Topics by Kyo Hotman, at saka dito sa YouTube, especially dito sa YouTube. Ang dami po. Kung babasahin nyo isa-isa, okay? Galing kay Ugalino Nigel Artua. Kuya, baka alam nyo po maayos ang auto-restart ng Infinix, especially sa Note 12. Okay? Una yan. Next, Lods, ano pong cost sa Infinix smartphone? Meron po, 5 days ago lang yan ha. Pag nagre-reklamo sa group ng Infinix na nag-auto-restart, ano pong problema? Infinix na naman. During update, system update daw. Kay Balongski, Sir Cotman, pa-review nung bagong issue ng Infinix ngayon, auto-restart issue, madami nung po sa group. Madami daw nung po sa group. Yes, nabasa ko ngayon sa group ng Infinix. And Jovic Galarion, Sir Infinix, blah blah blah, nagre-restart. Kay Jairus Tercenio, mga Infinix user madalas nakakaranas nito. Nag-restart. Anyway, ito lahat po yan. Lagay natin dito sa screen. Okay? So, I'm an Infinix actually user talaga. I have Infinix Note 8. Ang kauna-una ang Infinix ko hanggang ngayon. Hindi ko pa rin dinidispatch siya kasi ginagamit ko siya for testing ng mga apps. Yung ibang Infinix gamit ng member ng family. So, yeah, halos lahat kami rito Infinix user. And ito po yung secret ko bakit hindi ko naranasan yung mga yan. Kung natatandaan nyo, gumawa ako ng video about mga issue ng Android updates. Biniling ko sa inyo na huwag na kayo mag-update ng Android kung masaya naman kayo sa current na Android version ng smartphone nyo. And yung trick ko para hindi ko maranasan yan, at buti na lang hindi ginagawa ko yun kasi ito na nga, nagkatotoo na nga yung sinabi ko. Dati Xiaomi lang, ngayon pati Infinix and Tecno na rin. Yung recent update mo ni Infinix, nagkakaroon ng cost ng auto restart at saka boot loop, okay? Nag-auto restart mostly. So, hassle na hassle po. Anong pwede niyong gawin? Sa mga hindi pa nag-update, wag na po kayong mag-update. Pag inalo kayo ng update, wag niyo pong i-update ang mga smartphone niyo. Ngayon, what if naka-auto update yung smartphone nyo? Meron naman po kasing nakalagay sa punta po kayo sa developer's option. Lipat tayo sa screen recording ng Xiaomi ng Infinix ko. Yon, eto Infinix ko to. Infinix Note 8 yan. Kita niyo diyan sa gilid. So, punta lang po kayo sa developer's option. Dami kong Lazada. Tapos punta kayo sa pinakababa, andun po yung system. Tapos, open nyo po yung developer options. At pag baba kayo ng konti, meron ditong automatic system update. Nakita nyo, naka-off ang automatic system update. Kaya nung naka-off siya. That means, magda-download pa rin siya ng automatic system update. Pero hindi niya ini-install. Kasi sabi dito, apply updates when device restart. So, hindi niya ini-install yun. Hanggat hindi ko ina-approbahan. Once in a while, bigla magpa-pop up siya sa screen ko, so tatanong niya sa akin kung i-update ko ba. Ang gagawin mo lang, pag nag-pop up siya, mag-back ka. Ipindutin mo yung back para mawala yung notification yun na i-update ka ng system. So, hindi mo tatanggapin yung system. Now, my point is, huwag nyo na pong tanggapin yung mga updates. Kung masaya naman ako, ako kasi masaya na ako sa mga Infinix current version ng Android nila, kahit Android 10 lang si Infinix Note 8, nakakapag-perform kasi siya base sa gusto kong performance na in-expect ko sa kanya. So,
ayoko na siyang i-update. Wala po kasing premyo sa Android 11. Kung mag-upgrade ako sa Android 11, kung i-alok man yan, Infinix yun, or Android 12, wala po kasing premyo doon. Hindi po ibibigay pa rin ni Cayetano yung 10,000 kapag nag-Android 12 ka. Sorry. So, yun yung point. Kung masaya na kayo, wala pong premyo, wala pong kakaibang mapapala kayo kung mag-upgrade kayo ng Android OS version. Kasi sa ngayon, dati kasi ang ganda ng updates, sinabi ko na yan sa previous video, ang mga updates dati at upgrades is to fix the problem, to fix the bugs ng mga current smartphone, Android version ng smartphone nyo. Pero kasi ngayon, iba na eh. Parang ginagawa nilang strategy yon para maisipan mo, mainis ka sa smartphone mo, palitan mo agad, lipat ka ng ibang unit. I don't know kung anong tumatakbo sa isip nila. But my point is, hindi karamihan, hindi ko sinasabing lahat ng Android updates na darating sa smartphone nyo is delikado. Pero karamihan na kasi ngayon, ang hirap na magtiwala. Even Infinix, akala ko dati magandang pagkakatiwala ko sa Infinix. Pero but this time, yun nga yung mga recent updates na tinatanggap ng mga users nila is nakaka-cause ng boot loop and restart. Okay? Hindi ko po gawa-gawa yan. Nakikita nyo naman yung mga comments. Pinakita ko sa inyo yung screenshots. Baka sabihin nyo, sisira ako na naman si Infinix. Pwede ba? Wag nyo pong pagtanggol ang brand. Kasi hindi po kayo binabayaran ng brand. Okay, dapat nga mainis kayo kung ganyan na nangyayari sa sistema nila. Yung mga na nakikipag-away para sa brand nila, wala po kayong premyo. Hindi nga po kayo kinikilala ng brand eh. Kung pinaglalaban mo si Xiaomi, dahil binanggit ko last time, ano na pala mo? Kumita ka ba? Kipag-away ka lang. Diba? So same with si Infinix. Ako, I'm an avid Infinix user. Aaway mo rin ako kasi sinabi ko yung totoo. Diba? Napaka-toxic po nung ganun. I-call out natin ng mga brand para i-fix nila ito. Hindi yung kukonsintihin natin sila. Kasi, yun din ang gamit nating phone. Yung brand nila. Parang, napaka-counterproductive naman. Na imbis na ayusin nila yung servisyo nila sa susunod, lumalala lang. Kasi kinukonsinti nyo, pinagtatanggol nyo pa. Kasi yun yung gamit nyo ngayon na smartphone. What the hell? Wala. Backwards tayo yan. Pabalik tayo yan. Imbis na pa-improve, palala. So, yun. Anong ngayon ang solution ko at kailangan na maibibigay mo? Well, that's a software system. System software issue. Ang makakaayos lang yan is technician or better yet, punta kayo sa pinakamalapit na service center ng mga brands nyo. Service center ni Xiaomi, service center ni Realme, service center ni Infinix, ni Tecno po ba? Kung sino man yan. Sana wag nating ipagtanggol, i-call out po natin sila. At kung hindi nyo pa nararanasan, kung hindi nyo pa nararanasan yung auto-restart na yan, yung boot loop na yan, I'm happy for you. Pero huwag nyo pong i-invalidate. Okay? Huwag nyo sabihin na hindi totoo yung experience nila kasi na-experience nila yon at gumastos din po sila sa smartphone nila. Huwag nyo pong i-invalidate. Swerte nyo kasi hindi nasira ang smartphone nyo. I'm happy for you. I'm happy for you, boss. I'm happy for you, okay? Sincerely. Okay? Kagaya ko, hindi rin nasira ang smartphone ko kasi hindi rin ako nag-update. So, I'm happy for myself. But, yung experience ng iba, na totoo, nangyari, nagreklamo sila, ang dami sa group, nga daw na Infinix, huwag nyo pong i-invalidate yung experience nila. Kasi kawawa naman sila. Nafe-feeling na tinataboy sila kasi nasira ang phone nila dahil lang sa system update. Imbis na makahanap sila ng tulong, ng fix, makapag-confide sila na saan ba pwedeng lumapit, saan ba pwedeng gawin, na alienate sila kasi sinasabi niyo na hindi ka marunong gumamit. Hindi lang po isa ang user, ang dami recent po, puro Infinix at Tecno ang problem issue. Pinakamarami ngayon Infinix. I hope naging informative. Hanggang doon na lang. Don't forget to subscribe, like, and share. This is Kotman. I'll talk to you again soon.